Hey guys, so today, for today's video, papakita namin sa inyo kung paano mag-connect ng smartphone through dashcam. Yung para itong video na to applicable lang to sa mga may dashcam na merong Wi-Fi connection, kasi hindi naman lahat ng dashcam is may Wi-Fi connection. Pero ito yung sa amin, yung Ultra Dash. Tsaka yung mga ibang brand meron tong Wi-Fi connection. So pakita namin sa inyo paano mag-connect, anong apps yung mga gagamitin, at paano mag-download ng mga videos. So yan yung ipapakita namin sa inyo ngayon dito. So yan yung Ultra Dash natin. Alright guys, so ito na yung Ultra Dash natin. So buksan natin. Then makikita nyo, pag start, automatic na siya. Yan. Alright, yan yung Dash Ultra natin. Okay, sa mga hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe po. Yan. Please click subscribe. Ayan. So, yun yung back camera natin. Yung dual screen natin na front and back. Then, ito yung front. Ayan. So, ito yun. Mapapansin nyo is 2K resolution siya, guys. Alright. So, explain namin how it works. Then, pakita ko pala sa inyo yung reverse niya. So, ayan. Pag nag-reverse kayo, so, pwede nyo pa rin siyang change ng angle. Tanggalin muna natin to para mas makita nyo. Yan. So ayan siya, naka dual screen. Alright guys, so ayan, full screen siya. So sabi ko kanina 11.26 yung screen niya. So pag swipe nyo, yan. Pag gusto nyo mag change ng view, yan yung pull back camera niya. Swipe mo, yan yung brightness. So babaan mo lang yung brightness para kita dito sa so yan yung pag tilt ng angle, view angle, baba mo lang brightness. Yan. So, swipe mo ulit para makita nila yung dual screen. So, ayan yung front and back. Pwede siyang dalawa. Tapos, sa harapan. Yan. Alright. So, pakita natin yung ano. Yung ano naman, yung sa Wi-Fi. Kasi guys, nakakonnect yan sa ano mga pap, sa Wi-Fi. So pwede nyo yung smart sa smartphone. So ganito lang yung pag-connect niya. So dapat, importante dapat meron na kay memory card. Pero kagandaan dito sa Ultra Dash, sa amin, pre-memory card na po yan. With 32GB na yan. So yan, nakasalpak na dapat yung memory card nyo. Tapos, sa apps nyo, sa smartphone nyo, mag-download lang kayo. So applicable yan sa Android tsaka sa Apple. So walang problema. So download nyo lang to. Alin dyan? Turo mo. Roadcam. Yan, yung Roadcam. So, ito yung makikita nyo. Ito yan sa Play Store. So, pakita mo sa Play Store. So, yan. Ayan yung apps na i-download nyo lang. Yan, yung Roadcam. So, yan. Pakita natin yung ano. Then, pag-connect. Turo niya yung pag-connect. So, click nyo lang yan. Saan sila pupunta dito ulit? Pakita mo. Punta muna sila sa settings. So settings, makikita nyo yung Wi-Fi app. Scroll down kayo, Wi-Fi app. Pag Wi-Fi app. Pero pag in-scan yun, mapupunta sila sa Play Store. Para pag wala pa. Pag wala pa. Bago sila pumunta rito. Oh, maganda pala. Pag kahit wala pa kayong apps. So scan nyo lang siya. Dedirekta na kayo sa Play Store nyan, sa mismong apps. Pero ang first step ng pag-connect ng sa nyo sa cellphone, kukunik kayo dito sa SSID niya, which is yung HIMC. Tapos may mga numbers yan. So, connect muna kayo sa Wi-Fi. So, ito yan. Ito yung SSID natin. Ang password natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tama ba? Okay, connect. Once connected na, may magpo-prompt dyan na wala kayong kinakabitan yung kinonekta nyo is walang internet connection. So continue nyo lang yon sa mga Samsung devices tsaka sa Apple devices. Then pwede nyo na i-click tong gitna. Ibig sabihin connected na kayo. So once connected, pwede na kayo mag live viewing. Pwedeng back. Pwede kahit di na nila galawin to. Oh, kahit di nila galawin yon. Diyan na sa phone. Sa phone. Ngayon, para makita nyo naman yung mga recorded videos, dito kayo pupunta. Yan. So, itong mga 20 MB na to, mga nasa 1 minute looping lang to.
Ito ay pwede nyo i-select. Ayan, para mapanood nyo. Pwede nyo naman siyang i-select din para i-download mismo sa device nyo. For example, nag-select kayo ng mga ganyan, pwede nyo siyang i-download. Halimbawa lang, select lang ito. Mas lalabas yan sa album. So once downloaded na siya, once na-download, meron niyang ring na nag-loading. Ganun din dito, ito white pa lang. Ito, once na nag-pull orange na, ibig sabihin downloaded na yun. So yan, downloaded na, meron na siyang orange na arrow button na nakacheck. Ito naman, ganun din, dinadownload pa. So dalawang video lang yung dinownload natin. Sa dalawang video lang yung dinownload. So once downloaded na, kahit hindi ka na nakakonect dyan sa camera mo, papatayin na natin. So hindi na tayo connected dyan. So hindi na tayo makakakonect kahit anong gawin natin. Mag-waiting lang yan na mag-waiting. So mangyayari ang gagawin natin para makakonect tayo, ay para makita natin yun nandun, yung mga dinownload natin. Dito na tayo pupunta sa album. So meron tayong dalawang na-download. Hindi tayo connected dyan pero na-view natin kasi na-download na natin siya. So ang ano na ito is Wi-Fi tethering lang. So yun lang yung pinaka-typical. Hindi siya yung pwede mong ma-view sa galing ka na sa bahay ka. Mabaview mo yung laman ng dashcam. Hindi. Ano lang, may distansya lang din. Yun lang yung pinagkaiba. Yun lang yung lahat ng meron sa mga dashcam. So, yun yung napanood natin yung pinaliwanag kanina ni Dio kung paano mag-connect ng smartphone dito sa dashcam natin. So ganun lang siya kadali. Download lang kayo ng apps. So yun, go na. Alright, so for more information, so pwede rin po kayo mag-order sa amin through our Facebook page, Auto Black Car Accessories. We have a different kinds of car parts and car accessories na pwede nyo inquire sa amin sa Facebook page. Then please subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Salamat po sa pag-subscribe. Alright, thank you.